Morning mga kabiyahe, pasensya na kayo, ganito pa rin yung boses ko. Tuloy lang ang buhay, tuloy lang trabaho, kailangan natin kumayod para sa family. Ngayon nga pala, may papakita ako sa inyong lugar kasi itong lugar na to, twice a week lang namin pinupuntahan at bihira. Iba kasi yung daan nito, isa hindi yung madaling daan. Akit ko sa mga yung isipin mong hindi dinadaanan ng mga truck, katulad ko, katulad nito. Tara, samahan niyo ako. Bali dito tayo papasok sa loob. Yan, yan. Dahil yung tayong di-deliver. My mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. Didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping. Kabiyahe, kita nyo naman ang papunta dito, papasok sa negosyo. Ngayon, tara na, alis na tayo dito sa bayan ng Chingguli. Yan yung daan. Sa nakatutok sa Macerata naman tayo, konti lang, handa mo na, tapos na tayo dito. Yung guys, kita nyo naman, di ba,
Ayun, siguro nung first time ko dito dumaan, yung second time, grabe, yung takot, nandun pa rin. Kasi hindi naman to, hindi naman maliit yung dinadrive ko, hindi naman katulad ng kotse, napakadali. Ito kasi, lahat magaling yung pagtansya mo, yung haba, kung kailan ka liliko, kung kailan ka pepreno, dahil pagka nagkamali, kakita nyo naman yung daan. Napakadelikado. Yun yung sabi ko nga, experience na ang nagdadala sa'yo dito. Experience yung ginagamit mo sa ganitong trabaho. Tulad nyo yun, ito, almost sa 2017, ako lang nagdadrive dito. Kaya 4 years na, eto, parang kotse na lang siya sa akin. Kasi kabisado ko ng ang haba niya, ang lapad niya. Yun, parang everyday body ko na to. Take pa to ng kotse ko, dahil ang kotse ko, sasakyan ako, papasok, uuwi, magagala. Ito, almost 8 hours a day. Pakita ko sa inyo ngayon yung in-order ko. Ito. Yan, sa nakita nyo. Yan, kafe. Yan. Yan, titintahin natin siya. Ganito na ngayon dito sa Italy. Yan, titintahin natin siya. Hahaluin. Hahalu-haluin. Hindi na po pwede kumain sa loob ng bar. Take out na lang lagi. Pero nung akin, ano ba yung punta ng last week? Ba dito, yung iba sarado na. Pero dito po pwede. Ngayon, hindi na rin. Diba sabi ko, nagbago yung color na naman dito sa Italy. Parang sila napasama doon na hindi na po pwede kumain sa loob. Parang take out na lang lahat. Pero okay lang. Kailangan natin i-respect yung patas dito sa Italy. Kasi pag hindi ka rin respeto. Gago! Parang ang babayaran mo yata 400 euro. Almost times mo sa 57. Yun yung pinakamababang multa. Yun, tara! Tingnan natin, ta. Biyahe tayo. Ito, nagbabalik naman ako, mga kabiyahe. Ngayon nga pala, may didelivery tayo na ang pangalan niya, ang lugar niya ay si Rolo. Bihira lang kasi ito umorder siguro once a month. Swertihan na yun. Twice every 2 months yun. No, thrice every 2 months. Ngayon, napasakto sa atin. Didelivery ko siya ngayon. Tara. Samahan niyo ako, tingnan niyo yung daan. Guys, malapit na tayo. Parang sarado siya. Ito kasi yung negosyo yan. Parang sarado siya. Tingnan natin. Kita nyo naman daan. Ito sa akong papart. Yun, mga kabiyahe. Ito na lang tayo. Nakapag-deliver na tayo. Kala ko sarado. Kaya pala sila sarado ng umaga kasi walang kuryente. May dadating pang electrician. Ayusin kasi yun parang... maliit na tindahan lang dito sa Italy. Isipin nyo naman 14 cartons lang yung in-order niya within 1 month. Yun lang yung nabibenta niya. Ganun talaga. Tapos ngayon na malamig pa, siguro summer, nag-twice a month sila. Yun guys, tapos na yung work ko. Bali pa uwi na ako. Yun nga pala si Ebe ko, kung kita nyo yun. Iniwan ko na siya, naka-park na siya, nakasaksak na yung kanyang kuryente para sa freezer. Ngayon, pauwi na tayo. Yan, si Kajer. Ngayon, bali uwi na tayo.
dito ko na tatapusin yung vlog ko. Sana, please don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!